Hi! Hello mga ka-greeny! Good day mga ka-greeny! Yan, maganda ang araw dito sa aking area, sa garden ko dito sa Manila. Sana ganun din sa inyo, sa area nyo dyan. Mainit din sana ang sikat ng araw dahil summer na. For today's video, maglalagay ako ng fertilizer ngayon kasi lusaw na ang mga osmocote na inilagay ko sa aking mga cactus and succulent. Kaya ngayon, magpe-fertilizer ako ng osmocote. Ito ang aking bagong osmocote. Bagong purchase ko ito. Medyo madami-dami pa nga. Ayan, kasi hindi ko pa siya nagagamit. Ang osmocote ay isang control release fertilizer, hindi isang slow release fertilizer. Nangangahulugan ang paglabas ng mga nutrients. Yang nakikita nyo na yan, na bilog na yan, na color yellow, ay more predictable na maaari kang maging mas tumpak o precise sa osmocote na ito kapag naglalagay ka nito sa iyong mga halaman. Yan ang kulay niya, yellow, light yellow. Sa clay pot ko na pinaglalagyan ko ng mga succulent ko, meron po akong dalawang sukat. Ito yung mas maliit. Ang sukat nito ay 3x5. Ito yung mas malaki, 5x5. Kapag naglalagay na po ako ng osmocote dito sa maliit na ito, 10 to 15 pieces lang. Ganyan lang po kadami. At nasa inyo po kung paano nyo siya ilalagay. Pwedeng nakaumpok. Ayan. Nakaumpok sa isang area lang. Pwede rin naman na nakahiwalay. Ang ginagawa ko po, hinihiwalay ko sila left and right. Pag ito naman po yung lalagyan ko, itong mas malaki kasi mas marami yung soil niya, 15 to 20 pieces naman ng osmocote ang inilalagay ko. So dito ako maglalagay, iuumpok ko lang siya sa isang area. Ganun po. Ayun po yung dami na nilalagay kong osmocote, depende po sa laki ng pot or sa dami ng soil. Kapag yung mga succulent ko naman dito sa vertical na naka-plastic pot at ganyan kalaki yung plastic pot nila, ganito naman kadami po yung nilalagay ko, 20 pieces. So lagay natin dito, isang side lang muna dito at saka dito. Ayan. So maganda ang color ng mga succulent ko dito sa aking vertical. Ang ganda ni Sedum Adolfio at saka ni Firestorm, nagpa-fire pa rin siya. Pare-pareho ang amount o dami na ilalagay ko na osmocote sa kanila. Medyo malaki ang plastic pot na gamit ko dito sa succulent ko dito sa vertical compared doon sa aking plant rack. Kaya 20 pieces ng osmocote ang ilalagay ko. California sunset naman tayo. Na-green pa rin. Firestorm naman tayo na nagpa-fire. Ang color. Cuttings po ito. Babies niya na. Lagay tayo left and right. Hindi rin papatalo ang mother niya. Sa ganda. Yan o. Nagpa-fire din ang kulay. Huwag din masyadong sobra ang paglagay natin ng osmocote kasi maaaring yung ammonia na sinasabi ay tumatagas o sasama sa column ng tubig doon sa ating plants at makakaapekto, makakaistorbo ng substrate ng ating halaman.
hindi ito magiging maayos para sa mga halaman, kaya pwedeng masira ng mga ito ang ating mga cactus and succulent. Kaya dapat alam mo ang laki at ang dami ng soil na iyong ginagamit. Meron akong naalalang nag-comment before sa comment box ko. Hindi ko na lang makita yung kanyang message or comment, pati yung name niya, di ko na maalala. Pero ito yung tanong niya, pagkatapos ba daw maglagay ng Osmocote, pwede ba daw agad diligan yung succulent na nilagyan ko ng Osmocote? So, pwede naman po dahil sa soil naman ito nakalagay, hindi sa leaves, na pwedeng masunog kapag sa leaves tayo naglagay. Lalo na kapag may araw na tayo maglalagay. Dahil nga nakapatong lang ito sa lupa, wala namang madadamage even yung stem niya at yung roots niya. Kaya okay lang na magdilig tayo pagkatapos natin maglagay ng Osmocote fertilizer. At may nabasa pa akong isang tanong, anong oras daw maganda maglagay ng Osmocote fertilizer? Sa umaga ba daw o sa gabi? Ako po, pareho po akong naglalagay sa umaga at sa gabi. Pag busy po ako sa umaga, maraming ginagawa, sa gabi naman po ako naglalagay. So kapag marami naman akong ginagawa sa gabi, sa umaga naman ako naglalagay. Wala naman pong problema doon. Dahil hindi naman nakakasunog ng mga plants, cactus and succulent ang Osmocote fertilizer. Kasi hindi naman ito ini-spray at dinidilig sa ating halaman. Kailan uli maglalagay ng Osmocote kapag naglagay tayo ngayong months ng April? Kapag ang temperatura ng lupa ay nasa 60 degrees Fahrenheit, ang Osmocote fertilizer ay nagtatagal ng 4 hanggang 5 buwan. Kapag 73 degrees Fahrenheit naman ang temperatura ng lupa, umaabot ito ng 3 to 7 months. At kapag 80 degrees Fahrenheit ang temperatura ng lupa, ang Osmocote ay tumatagal ng 1 to 2 months. Habang tumataas ang temperatura at paglaki ng halaman, mga cactus and succulent, ang bilis din ng paglabas ng nutrients o pataba na Osmocote sa lupa. Kaya ako, pagdating ng 3 months, napansin ko, wala na yung Osmocote fertilizer. Tunaw na. So, nasa 80 degrees Fahrenheit ang temperatura ng lupa ko dito. Kaya pag 3 months na, or bago mag 3 months, naglalagay na agad ako ng Osmocote kasi lusaw na. So, ang bilis mag-digest o humalo ng Osmocote fertilizer dito sa aking mga cactus and succulent, lalong-lalo na sa area ko. Ang Osmocote fertilizer ay hindi lang maganda sa ating mga CNS, sa cactus and succulent, pwede rin ito at maganda rin ito sa mga kamatis, gulay, iba't ibang gulay, melon, iba't ibang prutas, berry, puno, mga shrub. Mahusay din ito sa mga hanging plants. Best time to fertilize our succulent cactus kapag yung time ng dormancy nila, yung tulog sila, yung hindi nila growing season, dapat naglalagay tayo ng fertilizer doon. Kasi gigisingin natin sila, doon natin sila palalakihin. Summertime yung magandang maglagay ng fertilizer kasi walang ulan, sobrang init, kaya
ngayon, naglalagay ako ng fertilizer. And that's it for today, mga kagreeny. Kung love po ninyo at nagko-collect din po kayo ng mga plants, cactus and succulent, kagaya po ng aking mga alaga dito sa aking garden, please po pa-like and subscribe to my channel. Ana Doran po, shoutout muna sa aking mga old kagreeny, yung mga auntie ko na po, mga dadihan ko na po, na patuloy nanonood at nag-aabang pa rin po ng aking mga bagong video na upload. Maraming salamat po. Thank you so much po sa patuloy na pagsuporta ninyo sa akin. At sa mga new kagreeny ko po ngayon, yung mga bago pong nag-subscribe sa akin ngayon, welcome po sa aking channel. Sana hindi po kayo magsawa sa aking mga cactus and succulent. Thank you Lord sa araw na ito. May God bless you all. Bye-bye mga kagreeny.